gaano kahalaga sa'yo ang pag-aaral? Kung hindi mo alam ang sagot dyan, eh baka maipaalala sa atin ng 12 taong gulang na bata na nakilala ng GMA News. Salat man sa yaman at materyal na bagay, gumawa siya ng paraan para mai-enroll ang kanyang sarili online kahit pa inabot na ng curfew sa internet shop. Ang kahanga-hangang batang si Jhonel Agner sa pagtutok ni Mariz Umali. Nag-viral ang post na ito ni Peter Salire de Guzman ng isang batang nakaharap sa computer sa isang internet shop bandang alas 8:30 ng gabi, lagpas na sa itinakdang curfew sa lungsod. Sasawayin daw sana niya ang bata dahil bukod sa inakala niya naglalaro lang ng computer game, ay paparating na rin daw ang mga barangay tanod para manita. Laking gulat niya nang makitang nag-e-enroll ito online para sa pasukan. Nakita ko po siyang mag-isang nag-e-enroll na hindi niya ma-fill upan yung form kasi nahihirapan siya kasi hindi niya maintindihan yung mga nababasa niya. And siya lang mag-isa instead na imbis na kasama yung parents niya, siya lang yung nandito na 10 oras ng gabi. Lalo raw siyang naawa sa sunod pa niyang nakita. Nag-turn off yung monitor, yun pala naubos na yung time. Yung piso net, may barya naman po ako, may 5 pesos naman po ako. Tapos naisip ko na lang po ibigay sa kanya para matapos na rin at makauwi na siya agad. Ang batang nag-viral sa post ay ang 12 taong gulang pa lang si Jhonel Agner, mag-grade 7 na sa pasukan. Kwento ni Jhonel, nabalitaan daw niya sa mga kaklaseng malapit na ang deadline na enrollment kaya nagkumahog na siyang i-enroll ang sarili. Total may 5 piso naman daw siyang pambayad sa renta sa computer. Ang problema, nababasa ko po kasi lang po di ko masagutan. Hindi ko po kasi alam yung sagot eh. Kasi po English. Anya, hiwalay na raw ang kanyang mga magulang kaya ang ina hindi na niya nakikita. Ang kanya namang ama, abala raw sa pa-extra-extra lang na nakukuha ang trabaho sa pagkakabit ng tiles at pagpapalitada. Malaga ho sa akin kasi siyempre wala eh. Kailangan talaga puntahan dahil magugutom kami pag hindi ako makaano eh. Naawa ho ako sa anak ko. Kasi siyempre, yung iba naman na ano niya, di ko naman maintindihan eh. Kaya sabi ko, nak, bahala. Ikaw na lang mag-ano sa sarili mo. Basta ako, nandito lang ako, susuporta lang ako sa'yo. May pagkakataong naiyak pa ang ama. Natutuwa ko sa anak ko. Dahil sa ginawa kanya. Nagpapasalamat ako sa kanya. Kaya proud na proud nga ako sa kanya eh. Nang tanungin ko si Jhonel kung gaano kahalaga sa kanyang makapag-aral. Mahalaga po. Para paglaki ko, makapagtrabaho ko ng maganda at marangal. Ano nga ba ang pangarap ni Jhonel maging paglaki? Pulis po. Kasi po manghuhuli po ako ng masasama. Kasi po yun lang po yung paraan para malutas lahat ng krimen dito sa buong mundo. Habang kausap ko si Jhonel, hindi na rin niya napigilang maiyak. Nag-aalala kasi siya, lalo't online na ang pag-aaral ngayong may COVID pandemic. Kahit ganito lang buhay namin, kaya ko pong mag-aaral ng mabuti. Wala po akong gadget, hindi po ako makakapag-aral. Dahil walang sariling email address, naghanap ng paraan kanina si Jhonel sa tulong ni Peter na makumpirmang naka-enroll na nga siya. Sa official page ng Camarines High School, nakita rin nila ang pangalan ni Jhonel sa listahan ng mga incoming grade 7 kaya laking tuwa ng bata. Ang tanging pakiusap na lang ni Jhonel. Humihingi po ako ng tulong para makabili ng gadget para makapag-aral. Iyak ka ba na kailangan pang humingi? Ano yung nararamdaman mo? Naiiya po ako eh. Ang problema ni Jhonel, problema rin ng marami pang mga estudyante sa bansa na nangangarap makapag-aral pero may mga kinakaharap na limitasyon, lalo na sa new normal o bagong sistema ng edukasyon ngayong meron pa rin COVID pandemic. Sinubukan naming kunin ang pahayag ng DepEd pero nasa pulong pa raw ang mga opisyal nito. Ang legal officer ng Schools Division Office ng Caloocan City nangako ng tutulong sa pangangailangan ni Jhonel. Sinabi rin ng DepEd Caloocan na magsisimula na silang mamahagi ng printed module sa 2 ng Agosto bilang bahagi ng blended learning. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.